Sector. Ako po ang chairman ng South Sector. Kung saan po nakapalo po yung inyong area. Tiyari ko po yung Taguig, Pateros, Taguig, Pasay, Paranaque, kasi sa Kamite, hindi doon pa. Sakto yun, sakto. Ako po yung chairman ng South Sector. Sakto. Ngayon, si Vice Lord naman, siyang Federation President ng Pasay. Wala po siya talaga, Federation President. Kung saan po, doon din po kanyang papailalim sa kanya. Ito po, Secretary General natin ng South Sector, ACTO. At ito naman po, si Gabriel Miluna, ang chairman natin, chairman president, national president ng ACTO. Siguro, noon nakikilala niya, napapanood niyo siguro sa TV mo talaga siya. Kaya siguro, bago tayo magsimula, kasi nga, ito na sinabi ng inyong Federation President na gusto nyo magkaroon ng isang asosyon. So, isang maganda yun kasi alam mo sa isang ano, mas maganda yun meron samahan talaga ang buko. Di ba? Kasi sa ngayon, puro direkta kayo dito sa kay Press Floor. So, Federation yun. Mas maganda meron din ang local. Para mga problema ninyo sa local, kayo-kayo ng pag-resolve ba nun. At siguro hindi kayo mahirapan dahil sabi nga natin, nakapalob na kayo sa ako.
Ang mga national issue, andito naman si Efren. Ayun yung pampabano sa pen, sa inyo na yun. Ngayon, siguro pag magkakaproblema lang kayo, saka naman kayo papasok. Doon lang, para iayos. Okay, para pahirapan kayo, kundi iayos. Ayos. At iba yung nakapinit sa national dahil, ano natin, maraming benepisyo, hindi nyo nalalaman, maraming benepisyo tayo sa national. So, bago natin simulan yon, yung ating eleksyon, ang gagawin siguro natin, ano lang, lima na lang, limang opisyales. Mas marami, mas mahirap, mas magulo. Board of Trustees, lima. Presidente, Vice President, Secretary, Tesorero, Auditor. Okay na yon. Ngayon, nasa sa inyo na yon. Magbuo na yon. Paano na kayo? Gumawa na lang kayo ng mga komite. Pwede na yon. Kayo-kayo, yung Board of Trustees lang bubuo doon. So, bago tayo magnimula, siguro, bibigyan natin ng bibigyan kong pagkakataon kung magsalita ang ating National President. Kahit hindi nuna. Magandang hapon po at gaya nga po ng sinabi ni Gawadjo na siya po ang inasay natin bilang chairman po ng buong South. At dito po naman sa PASAY Federation, ang ating pampinakang nangakasiwa ay si Ate Flor. At kita-kita naman ninyo yung mga pamumuno nila kung paano kayo binibigyan ng proteksyon. Dito po naman sa ACTO, sa National, ay si Efren Luna po ay nakasure pa ako noong araw ay nasa transport sector na po ako. At yung kung tinatawag na ACTO ay panahon pa po yan ang martial law. At ang nagsimula po yung organisasyon na yan ay ito sa UE ko, yung attorney po si Pasay de Luna, yung kabori noong araw. Magkakasama ko sila nila o Malasaro, Kapagsat, etc. Yan po yung sinasabi natin nung araw nung kapanahon na ng bagong mag-martial law. Yung victory, yung mga nag-iisip na makabat, makag-strike, di ba? Ngayon o, nagsimula po tayo na tayo po ay tagalinis lamang ng sistem ng opisina ng mga transport sector. Tayo po ang tagapili lang ng bill pagkatapos nila mag-meeting. At naranasan din po natin kapag pumunta ng CR driver, ako taga-Purus eh. Yan po tayo nagsimula, yung ganyang proseso. Ang ibig sabihin ay yung pong inyong kabuhayan ay kitang-kita po na ano po yung dapat na ipaglipot sa inyo. Pupunin sa inyo kahit na yung tinatawag na weekly, wala, ay simple po. Ang membership po ng ACTO, libre. Ang IT ko po, libre. Ang servisyo po namin, libre. Tapos, ang kabayaran lamang dito sa akin, magkaisa lang kayo at magsama-sama kayo para marespetuhin kayo at magkaisa tayo na mapangalagaan natin ang kabuhayan ninyo. Kasi pag hindi po kayo nagkakaisa, kayo'y magkakalat-kalat, kanya-kanyang barangay tayo dito, walang mangyayari sa buhay natin. Nakakita na po natin, sinasabi nung araw, ang ACTO raw ay wala raw kasiyahan dahil lahat raw ng mga nakaupo sa FD ay lagi pinatatanggal. Yan po, kumalat yan eh. At sabi ko naman, paano naman namin na hindi maalisin kung nakakapinsala naman sa kabuhayan nyo. Patulad po nung kapanahon na tinatilatid, no? Ano nangyari doon? Di ba po, dumami yung mga peke ng mga itsura? Di ba po, dumami yung mga ban na hindi nalaman at hindi nalaman lang po na kumakasin ang inyong kita? Di ba po, kapit magka naglalakad kayo ng mga mapenis ninyo, hindi na siya nire-respeto ng mga taunan niya dahil lahat nalaman siya ay kung kanyang putong. Kaya po natin ang punish yun. Sa kalawa po ay sinin po, isa, yung babae. Parang kahit na siya binago, hindi naman lumalabas na nabago na siya. Ay kung nakakapisala naman sa kabuhayan natin, hindi naman natin nireklamo. Hindi ba po sa kanya nagsimula yung hindi ka makapasok sa kumuha ng money? Andiyan yung may tarifa na, nakaaway pa tayo dahil pagkuha ng tarifa, napakahirap. Hindi ba po natin makakulit tayo ng 500 pesos? Tapos yung libo-libo binayaran. Tapos yung halimbawa natin ay
dalit ka lang ng isang pagpapalit ng ano, renewal mo ng sa'yo ng maniliting isang araw lang, wala ka lang siya. Kaya kayong pagtaas ng fine and penalty, di ba, libo-libo yung mga pinabayaran natin, ay nakakapisa lang sa ating kabuhayan. Kaya hindi naman natin nagkakaisa kayo para restituhin kayo. Kasi ako po, wala naman akong problema eh. May problema kayo eh, dahil nasa kalsada kayo. Kami lamang ang gumagawa ng mga pamamaraan kung paano namin makapunekita kung paano ang buhay ninyo. Yun lang kami pupunta. Halimbawa, yung department order ng department order ng DOPC na pag nahuli ka ng press offense, 1,000, yung dati 150, ginawa 1,000. Ay hindi nangangailap doon sa kalakaran ng inyong kalakaran. Pwede lang kami magpayo, no? Pero kung may mga problema kayo sa highway patrol, may problema kayo sa police, may problema kayo sa enforcement ng MMDA, pwede namin kayong suportahan doon sa ganon. Kung mali yung huli nila, pwede namin patanggalan ng paligid. Na nagagawa po naman namin. Dahil ang acto po kasi, kapag mali ang huli, talagang pinaglalaban namin kayo hanggang wala kayong mabayaran. Mali lang yung huli. Kasi kapag nakita po kasi ng informer na kayo i-mention ng acto, kami hindi sinitahari na kayo dahil kami po kasi ay pinaglalaban namin yung huli ninyo kung mali, kung may siya napapatanggalan pa namin sila ng paligid. Ngayon, nakinilisip nila, halimbawa, FTO, nakita, acto ka. Ang concentrate nun, ang sagabihin nun, kung saan na yan, hindi mo na yan, hayop yan, lalaban yan, o hindi na bawasan pa sila ng puno, kung gano'n na sa kansata nila, nandun sila sa hearing. Ibig sabihin, ganun yung concept nung nakita namin. At saka lumot na ron, hindi naman itong kwento lang, kundi naging karanasan na. At kita-kita na ninyo yung huri na pinaglalaban ko, di ba? Pag nakita nga ninyo ako sa TV, akala ninyo, laki-laking tao, kita nyo, hindi-hihig ko lang. Di ba? Pero yung laban natin, fight, puro pang masa. Hindi tayo nag-ano ng... Pag pinaglaban natin ngayon, kailangan pag nagsusumbong kayo sa amin, totoo. Dahil pag kasi nagulan na kasi na namin, susunod na kami. At ang advantage natin, they should work tayo. Hindi tayo dito na, kahit pinuprotect ko lang tayo. Sino ba sa inyo ang mga taga-tuligaraw dito, sa Bela? Sino dito sa inyo ang taga-Pangasinan? Sino sa inyo rito ang taga-Quezon? O, ang dami-dami namin members sa Bisena. Ang kapagpunta po ng Bicol. O, sino pa sa inyo rito ang taga-Mindoro? O, sino sa inyo ang taga-Lawan? O, may member kami doon. Ibig sabihin, kahit saan kayong lusalok na umikot, meron tayong acto. Yung ID ko po na pinagigay sa inyo, pwede nyo kunin kay Wancho at saka kay Ate Flor, na libre po yun. Anong kabutihan ng aking ID na libre? Kasi pag libre, yung iba kasi, nag-iisip eh, utang na libre yan. Di ba? Pagka naglakad ng mura, sabi, utang na mura yan. Di ba? Mababa yan, mukhang peke yan. Ano yung gusto natin magkataan? Di ba ganun ang rally natin? Di ba? Mahilig. Wala nang naniniwala nung sa libre. Di ba? Yung ID ko, pag binigyan kayo, halimbawa, inarkila ka. Di ba? Pumunta ka, halimbawa, ng Baguio. Di ba? O ngayon, halimbawa, inaka-aksidente ka, hindi mo naman inaakala. Ay, saan mo palo? Di ba? Dapat na doon, hindi mo naman partner, o di ko mamadalawang sa kumina ko ng sento ko, ako magpapatuloy na magpapunta ako ka, at siya pa sinasabi ko, mayroon pa rin sa suka, ay babarasuhin ka ba ng pulis-pulis? Dahil yung respeto yung ako. Dahil hindi nakatulong na walang bayad, di ba? Malaking bagay yun, kahit na yung mga dito, kung baka sana, hindi. Kumisa niya, nabalita pa nga sa radyo, yung mga kalabang ko, ano sabi? Tangin na niya, pag may ID raw ng pagka may sneaker na ng acto, walang huli. Sabi ko naman, ba't hulihin na illegal kami? Simple, di ba? Ganun lang kalaban natin doon. Ang very importante, pag-alagaan namin ng pagkakaya ninyo na wala kayong iniintindi matagay kung dito na yung acto, willing kong tumulong sa inyo na wala kayong babayaran. At kung halimbawa, nahuli kayo ng LTO, pwede namin kayong igay. Hindi paano ang gagawin ninyo, hindi yung para tayo mga balasupan sa looban na inosente sa looban ng SU na hindi mo alam kung pinilalapitan mo. Kaya ang ginawa nga po natin, nagtayo tayo ng satellite
na malapit man mismo sa LT Department LTO para kung may mga nahuli sa inyo, may magka-guide sa inyo. At personal, ako pa nga ang pumupuntahan. Yan po'y naranasan ng member ni, di ba? Sino ba yun? Divisoria. Yung Divisoria na nahuli ng Smoke Belching. O sabi ko, sige, gamit na lamang natin yan. Kahit na, yung jeep ko, kahit walang jeep, asa natin. Mga gano'n kasi sa Bispong Berni ka, kailangan dala mo eh. O, yun yung ginagawa po natin. Ang ibig sabihin, may mga ilan na rin papatunay sa inyo rito, kasi ka Efren di Luna, kahit isa lamang kayo, pagka medyo maluwag siya, talaga sinasamahan kayo na personal. Pagka pinakalusang, hindi na rin respeto sa isa, kasi ako kasama ninyo. Ganun po yung akin, hindi po ako nangyayari. Sino ang dapat natin nagbigay ng halaga. Okay, hintayin ka nalang mamatay. Kung may parent ka naman, paalagaan ka ng doktor. Kasi ganun pa po yun eh. Ganun po yun. Halimbawa naman po, na mag-ay. Yung po kasi member po dito sa Kainoma, yung pinaro sa ulo, member po yun eh. Vice President namin yun eh. O ngayon, ang naadawa ko, nagpunta ako sa ibang lugar, nagkaroon ng pagkakataon, kanya rin siya, yung pamilya na pala niya, walang pera. Nakadalawang araw pa sa kulinarya, hindi matubos, kailangan may down payment ka pa. Naawa kami sa gano'n, nakikita natin yon. Anong ginawa po namin? Nakipagbawan po kami sa Peter Peter. Halimbawa, may kamag-anak kayo, o hindi kaya kapitbahay ninyo, at talagang walang pera. Ang gagawin lamang po ninyo, tatawag lamang kayo sa opisina namin. O kayo, sisarbisan po yun kahit walang down payment, pag maayos po yung kanyang living. Kasi siya, mga namamatayan na pamilya, yung po ang pinakamahirap. Lalo-lalo na yung walang pera. Nakakatawang pakinggan eh. Pero totoo po yun. Dahil naranasan natin sa karamihan ng mental natin, ay talagang sala doon sa panunatabi. Mas pinakamahirap po yung nasa ospital, na hindi mo alam, pipir ka nalaman sa kulinarya, pinibenta ka, pinipero ako pala, 35,000 na hindi mo naman kayang bayaran. Nakagustuhan mo lamang na may alis sa ospital, may alis sa bahay, di ba po, dahil nakukonsensya ka. Unang ACTO, ang gagawin po, ay tatawag na sa office name, package deal, 15,000 lang. Ando na yung bulak lang, meron pa siyang tinatawag natin na last day ng kanyang burot, ay meron pa siyang pinatawag na parang yun, libre yun. Sumaayos, kasi makikita mo, yung iba nagbabayad na ng malaki, makikita mo doon sa pinakangano nila, mukhang kawawa pa, may kalawang pa yung pinagsasandalan. Naawa kayo doon, no? Yun po, isa yun sa benefit. Kung member po kayo ng ACTO, bumili po kayo ng pulong sa food gear, mayroon pa kayong discount sa Servitec ng 600 pesos mahigit. Bulong po na pinatawag nalang, anumang klaseng sukat ng bulong. Kaya makikita po ninyo sa mga Servitec, may makikita kayong tarpulin na nakalagay po doon, member ng ACTO. May discount. Kaya sa kaisan doon paalip kayo pumunta, ay meron po discount kung member kayo ng ACTO. Kaya napakaganda, di ba po? Meron tayong PhilHealth para mabuhay yung ating mahal sa buhay. Pag namatay naman, meron din tayong tinatawag na St. Peter. Kahit saan lumalop yan, meron din po tayong tinatawag natin na discount para doon. At meron din po kami, inaayos din namin, iba-ibang lugar, kinukuha ko na yung mga eskwelahan. Yung scholarship, simula po sa grade 1, elementary, hanggang grade 6, kahit 5 centimos po, wala siyang gagastusin. Libre po ang t-shirt, ang uniform, libre ang sapatos, libre ang kapote, libre ang ano. Pero hinahanapan po natin yan. 7 po na anak na po ng chofer ang aming pinag-aaral. Meron po kami yung nag-graduate lang ngayon taon, yung 4-year course na nakagraduate na sa ngayon. Dito po sa Pangasila, mga nakagraduate na rin po sila. Makikita po ninyo sa YouTube, tsaka doon sa website. Kung may katotohanan, kasi ang nagsasalita mismo doon, yung mismo pinag-aaral namin, hindi po kami ang nagsasalita. Ibig sabihin, kaya namin kinikwento, gusto rin namin ibahagi sa inyo. Hindi naman ako pwede pagkwento ng puro maganda dahil wala naman kinikwento ngayon eh. Para i-voto ninyo. Kundi kinikwento namin ito, walang eleksyon, na pinibinipo na namin kayo. Kaya ang aming pang-offer sa inyo, siservisa namin kayo ng libre, pero ang kabayaran lamang ninyo sa ACTO, magkaisa lang kami sama-sama, proteksyon na natin yung hanap buhay ninyo. At ganun lang naman tayo magsasama.
wala po tayong pagkakakailaman o pinagmumulahan ko yung inyong mga karapatan. Ang habol ko lamang ay kung may mga problema kayo, TO, NPRB, MMD, etc. May mga sa iyo mga papel na kung wala rin tayo may firma, nire-respeto ko yun. Kaya yun po yung sinasabi namin, napakaganda kung kayo po ay makakapagtayo ng samahan at magkakaroon kayo ng sarili ninyong kalakarat. Kaya isa kayo, bahala kayo, kayo ang aking sesyo na nito, kayo. Pag nag-uupo kayo, lima lang. Hanggang dumadami, lalong maaktif pa yun eh. Di ba? Magulo. Presidente, Vice President, Secretary, Treasurer, Audito. Yung mga servisyo ko ay pwede namin kinakilala. No? Tapos ang dami na naman ninyo, huwag kayo ng pangalan na samahan ninyo, tutulungan pa rin namin kayo sa ispisyo kung paano ninyo may tapay. Di ba? Kayo, kung ano man ba ka sa kapatid yung kalakarap, bahala kayo kung gusto ninyo. Pinagpusasan natin kayo, friend. Oh, sir. Ano namin, humingi ng arego sa akin dahil pinagdaan ko nga kasi Espina. Diba, ginagalaw din tayo dyan. Dinamay ko na yun. Eh, mabuti naman. Sino pa yung isa? Yung dalawa? Sibala. Di ba nakakaabot dito? Oo. Ano sabi ko? Ano sabi ko dun sa ano, kay sa hepe ng highway patrol? Eh, po talaga, dun naka-schedule nyo sa Skyway. Sa ano eh? Saan ba yun? Sa Skyway. Sa Skyway eh. Nakakarating lang. Ng Pasay eh. Anong ibig sabihin doon? Hindi naghahanap ng kotong. Di ba, simple lang. Ang kagandahan kasi doon, nakakapunta ako sa mga ganong uri. Kumbaga sa katayuan ko, kahit ganito lang ninyo ako timnan, ay kumbaga sa ano, general din ako. Katapat ko naman dyan, sinang presidente eh. Ang katapat ko naman dyan, mga hepe na general. Katapat ko naman, mga mayor at congressman eh. Ang ibig ko sabihin, ganun na po yung katangian ng ating organisasyon. Hindi na po tayo pang kalsada lang. Ibig sabihin, nandun na po yung respeto. Kaya kung meron po kayong mga computer, na kamag-anak ninyo, etc., pa-check mo. Pa-check mo nga yung ano, itatype lang po ninyo doon ang ACTO Transport. Lilito na po yung ACTO doon, yung mga ginagawa. Lahat po ng presidente sa buong Pilipinas, makikita ninyo kung ano sinasabi sa akin. Yung mga meeting po sa Ormoc, sa Bacolod, ganito rin po ginagawa namin. Hindi na tayo napupunta pa sa mga kainan para gumastos. Dito lang, okay na si Efren eh. Hindi katulad ng iba dyan, pupunta pa ng box para lang makausap, di ba? Na talagang ang ruta nila ganon. Kaya ang gagawin po natin, kunin ninyo yung kanilang case number, kunin ninyo yung kamangalan ng operator, tapos kunin ninyo yung plate number, para pag gumawa po tayo ng sulat, ipapaano po natin sa computer. Di pagbinigay na natin dun sa enforcer yon, wala na siyang dahilan para hindi na po din. Di ba? Ganun po, may mga paraan tayong ganun. Kaya alam kaya nga tayo magkakayo ng presidente. Napakarami ako kasi, may halos isang danyo ulit ko yan eh. Kaya iba nga po yung may grupo kayo. Five.
Hindi ako lang kaya. Hindi ako pwede yan. Ha? Hindi ako pwede yan. May mga dito na lang ako. Rabi. Oh, kandidato, kandidato. Yung mga kumera. Yung mga kumera. Operator, oh. Operator. Eh, si Deputo. Operator. Hoy. Operator, eh. Ito. Lasan. Tangan na. Tangan na. Sabi lang, kailangan kaya tayo nagpuno ng ganitong mga opisyal para mangalaga sa ating pilahan. Maiwasan natin yung mga kunting problema dyan kung tayo merong mga opisyalis. Kasi noon, nag-iisa ako eh, kaya medyo hindi ko kayaanin eh. Kaya magkasama na ako, kaya maligay ko, maaayos natin ito. Kailangan lang talagang susunod tayo sa patakar sa patutupad ng ating samahan. Yun, tama yun. Kailangan maayos ang ating samahan. Kailangan gagawa tayo ng talagang plano para maayos ang ating kilahan. Pati yung mga driver dapat, siyempre, susunod ko nga naman ang ating sabihin sa nila na dapat na gawin. Okay lang, parang salamat. Ngayon, kung wala ang presidente, pwede nyo sa akin eh, ano, at ako ang mag-ano sa mahal natin na pangulo ng ano natin. Ganun lang yun, kasimple. Magtulungan lang tayo kung ano problema natin. Tayo mga kapwa driver, tayo magkakaisa. Wala tayong maging problema kung tayo yung magkakaisa at magsalita lang kung ano maging mga problema. Oh, smile, smile! Ang ma-advantage ninyo, may terminal kayo eh. Di ba? Di ba? Marami ang member, may terminal eh. Ang unang one, yan yung one.